para makarating sa Mount Pinatubo Jump Off Point sa Capas, Tarlac, nag-hire kami ng van at umalis ng Metro Manila ng alas 5 ng umaga. Ang Jump Off Point kung saan nakaparada ang mga 4x4 na sasakyan ay nasa loob ng isang military camp sa Barangay O'Donnell. Magdala ng valid ID para sa checkpoint. Dito ako ngayon sa Capas, Tarlac, dito sa Jump Off Point para sa Mount Pinatubo Expedition. Bago kayo pumunta dito, kailangan may kausap na kayong organizer para ma-reserve na kayo sa 4x4. Okay, so nandito kami ngayon sa Drop Off Point. Nandito kami sa Leslie's. Sila yung nag-handle ng ATV ride going to the Jump Off Point. So mag-breakfast muna kami. Nag-offer naman sila ng breakfast. So you can... merong silog, 150 pesos. Sa kasamaang palad, hindi naging smooth sailing ang aming biyahe. Bagamat nakapag-schedule kami ng 8 a.m. na 4x4 ride, hindi ito nasunod. Nung nag-book kami ng 4x4 ride, sinabi sa amin na puno na ang first batch kaya sa second batch na lang daw kami na aalis ng around 8 a.m. or 9 a.m. So pumayag naman kami. Pero pagdating namin doon, meron pang mga dumating ng 6 a.m. na hindi pa rin nakakaalis. Ayun nga, so kahit na mag-book ka pa at magpa-reserve ka ng 4x4, unfortunately, wala namang schedule na nusunod. Kasi pagdating mo dito, hihintayin pa rin nila yung mga 4x4, walang ready. So yun yung issue dito. So dumating kami ng 8 a.m. dito kasi sabi, second batch na daw kami. So ang understanding namin kasi, yung first batch, yung mga 4 a.m. aalis, ihatid sila and then nabalik na yung 4x4. So around 8 to 9 a.m. kami mga kaalis. Unfortunately, pagdating namin, meron pa mga 6 a.m. na batch na hindi pa nakakaalis. So at 11:30 a.m. kakaalis lang nila. So yun lang yung pinaka-issue ko dito sa Mount Pinatubo Trek. Mababait naman yung mga guide, pero yun nga, I think they have to improve their tourism infrastructure din to set the expectations din ng mga tourists or trekkers. Kasi kung sinabing after nung first batch ay maghihintay na makabalik sila, which could be around 11 a.m., that's okay. Pero kung sabihin na nila na 8 a.m. pero 12 na wala pa rin, well, malaking issue yun, di ba? Alright, so finally, this is our ride. So hopefully, maging sulit to at ma-revive niya yung enthusiasm ko for this trip. So iba-ibang type nung 4x4. Ito yung mga nakaharap. Ito naman yung parang classic na para siyang jeep. Ayan, so finally, nakasakay na kami. It's 11:37 a.m. Yung nasakyan namin 4x4 na may close top siya. Kumbaga, pero okay na rin kasi nga dahil tanghali na para hindi masyadong mainit. Kontrolado ng tourism office ang pagpunta sa Mount Pinatubo. Kaya hindi kayo pwedeng magsarili at pumunta na lang doon kahit pa meron kayong 4x4. Oh! Ayan, sinusundan niya yung ilog. Depende sa kausap ninyo, ang pamasahe sa 4x4 vehicle back and forth ay 2,000 to 2,500 pesos per head. Apat ang maximum na capacity nito, hindi kasama ang driver at ang guide. So kung tatlo lang kayo, kailangan nyo pang bayaran yung isa, subali arkilado nyo yung buong 4x4 vehicle. Mainit at maalikabok sa terrain, kaya magdala kayo ng panakip ng inyong ilong at bibig. Masaya yung 4x4 ride, so medyo nawawala yung pagkainis ko doon sa pagiging late. So yun.
maalikabok dito, so kailangan nyo ng bandana or face mask. Nasa mahigit kumulang isang oras ang pagsakay sa 4x4 vehicle. May makikita kayong sasakyan na nakabaon o iba pang structures, pero hindi ito dahil sa eruption ng bulkan. Ito ay ginagamit para sa training ng mga militar dahil nga ito ay nasa loob ng military camp. Ayan, so nag-stop muna tayo dito para magpa-picture. Ayan, may photo op naman bago makarating dun sa jump off point. So dito daw, sinuto isang scene sa Crazy Beautiful You, yung movie ng Katniel. Mabilis lang yung photoshoot kasi nga medyo late na rin kami. Ito rin ang tahanan ng mga katutubong ita, kaya binibigyan din sila ng hanap buhay ng gobyerno. Ang aming guide na batang si Robin ay isang katutubong ita. Ang 1991 volcanic eruption ng Mount Pinatubo ay kilala bilang second largest volcanic eruption of the 20th century. Sinabayan pa ang pagputok ng bulkan ng isang bagyo na nagdulot ng malaking pinsala dahil sa lahar. Bagamat malayo at mahirap ang terrain, may mga nakikita din kaming naglalakad. Kabiling na dito ang kapamilya ng aming guide na si Robin. Kitang-kita ang saya nila pag nakikita siyang nakasakay sa 4x4. Ayan, nanay siya ni Robin, yung guide namin. So this is a valley. Malapit to sa bahay ni Robin na proud yung parents. Ito yung part na talagang mababato na. Alam mong malapit ka na sa bulkan. Ito na yung start ng parking. So umalis kami ng village ng 11:37 AM. Ngayon 12:53 PM na. So more than 1 hour naman yung 4x4 ride dito sa jump off point. So yan yung sinakyan namin at ang guide namin ay si Robin. Punta kami doon. Ayan, so akyat kami papunta doon to reach the crater. So, approximately 1 hour daw. So,
So, yun nga talaga yung big issue ko, yung delay caused by the late arrival din ng mga 4x4. Sana sinabi agad kasi, ayun, para makapag-decide. Kasi look, 1 PM kami mag-hike. Hindi siya okay for health. Buti na lang masaya yung 4x4 ride. So, 10 minutes into the hike, malayo-layo pa yung tatahakin natin. So, it's 1:17 PM, so around 15 minutes na kami nag-hike. Ang problem, kung kailan pa kami nag-hike, bigla namang nagpasika tong sapatos ko. Ayan o, bigla siyang tumawa. Well, di naman talaga hiking shoes to, pero yun. Buti nalang madala kaming chinelas. Ayan, traversing na ulit naman ito, river channel na ito. One fourth of the way. Hello! Hello! Kain nyo? Inapay? Marami kayong manadaan ng mga batang Aita. So kung meron kayong ekstrang pagkain, ibigay nyo nilang sa kanila kung pababa na kayo. Okay, so nandito tayo sa resting area. Marami namang resting areas na sa trail. So meron mga small huts na nagtitinda ng water, soft drinks, etc. Ito na yung part ng Matarik after nung Welcome to Mount Pinatubo sign. Ayan, finally medyo malapit na talaga tayo. So around 10 minutes for seniors and sa mga slow movers, mga 15 minutes. Five hundred meters to crater. Ito yung area na pwedeng liguan. Ayan, so almost there, may signage na ng crater. Mag-aalas stress na daw, so yun yung issue. Ano, Lara? Okay, so we're here. We're here! Ayan, nakikita ko na yung crater. So umalis tayo sa drop-off point ng 12:53 PM. And andito tayo ngayon sa crater ng 2:35 PM. So more than 1 hour yung hike, kasama na dyan yung konting rest period. Ito yung crater area, so pwede kayo mag-rest dito. Pwede kayong bumaba. Dito yung daan. Meron dyan trail ito baba. So, pwede kayong pumunta dyan sa beach area na yan. Dito yung trek nag-start. Pero hindi kayo pwedeng mag-swimming dyan.
9:15 PM na, so it's almost time to go down. So what I recommend is, pag sinabi sa inyo na second batch na kayo, clarify sa tour operator kung by second batch, does it mean na hihintayin ninyo yung 4x4 ng first batch or may specific time? Kasi kami, sinabihan kami ng 8 a.m. yung second batch. Pero apparently, kailangan palang hintayin yung first batch. So, 11:30 na sila nakababa. So, yun. So, kulang na yung time namin to take photos. And then, nagmamadali din. Sinasabihan kami nung guide namin na magmadali kasi nga walang ilaw doon. So, mas mahirap pumaba pag madilim na. Ayan. So, pababa na kami. 3:30 p.m. kami bumaba. Kanina, di kasi tayo nakapag-picture masyado dun sa mga dinadaanan natin kasi nagmamadali nga kami since late nga yung 4x4. So, siguro kung morning kayo, first batch kayo pupunta dito, mas maganda kasi mas marami kayong time to take photos and to rest. So, you have the whole day to spend here in Mount Pinatubo. So, pwede naman kayo mag-snack dito. Ito yung rest period before the crater. Meron nagbibenta dito ng hotdog, barbecue, soft drinks, may buko din. So, syempre, huwag kayo ma-expect na same dun sa convenience store kasi imagine, inakyat pa nila dito yung mga paninda. So, 50 pesos yung hotdog and barbecue. And then, 100 yung buko. Other useful tips sa pagpunta ninyo dito sa Mount Pinatubo. Number 1, magdala kayo ng cash na hindi buo. Para yan sa pagbili ninyo ng pagkain, tubig, or paggamit ninyo ng palikuran. Meron namang mga toilet dito. Mag-prepare na rin kayo ng pang-tip para sa inyong guide at sa driver. Number 2, as much as possible, magsuot kayo ng waterproof shoes dahil pwede kayong mabasa. At magpasiguro na rin kayo dahil baka nga kagaya ko masira ang sapatos ninyo. So magdala kayo ng chinelas or extra shoes or at least ensure na maayos ang sapatos ninyo. Ayan, so after 2 hours, syempre may rest period naman kami. Andito na kami sa parking ng 4x4. Anyway, if you have extra snack, for example, mga chocolates, pwede nyo nang iwan dito sa mga bata na Aita. Natutuwa sila. Okay guys, so it's already 5 p.m. We're going back to the village. So yan. So, mai-recommend ko ba yung Mount Pinatubo trek? Yes, yun lang. May konting problem with regard to the scheduling of the 4x4. But other than that, yung Mount Pinatubo itself, worth a visit. It's really, really nice. Ang ganda niya, yung especially the crater. Tapos yung mga dadaanan din, maganda din. At easy hike lang siya. Hindi siya masyadong matarik. So even if you are not an experienced hiker, you can do it. Thank you for watching this vlog. I hope you enjoyed it. If you did, please don't forget to subscribe to my channel and like this video.